Hello guys! Nandito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo ng ritual sa nyug na isa ang mata, isa ang bibig. Ayan siya guys, ha? Yan, isa ang mata at isa ang bibig guys, ha? Napaka talagang naniniwala ako dito guys, ha, na talagang tinataboy nito yung negative sa loob ng bahay ko guys, ha, dahil nasubukan ko talaga mula nang ito ay dumating guys sa akin. Talagang alam nyo may negative na laging, kumbaga negative na tao din guys, ha, na kumbaga laging minsan pumupunta dito sa akin, talagang itinaboy niya guys. Mula noong napunta ito sa akin ay halos hindi na nagpakita sa akin yung tao na yun guys, tao na yun. Tapos minsan naaano siya pero para bang bihira na guys, bihira, ha. Hindi kagaya nung wala pa akong yung na isa ang mata, na yung negative na tao ay laging nandyan guys sa paligid ko, ha. Yan lang guys, ha. Hindi lang guys sa negative na tao ang tinataboy nito. Marami ang tinataboy nito. Kagaya na lang mga negative, yung mga malas na yan, yung mga kamalasan, ha. Kamalasan sa financial, sa yung mga kahit na anong mga negative na mga nangyayari sa buhay natin, kagaya na lang ng mga sakit na yan, ha, kahit na anong mga negative, yung mga hindi magandang nangyayari, yan ang tinutukoy na negative guys, ha. Kailangan guys, pag may ganito ka, kailangan mo guys maging positive ka lagi, ha, dahil ang pag-aalaga ng nyug na isa ang mata ay hindi basta-basta na sabihin na ano na ganito ganyan na ano, mag-iisip na ka ng mag-iisip ng mga negative. Ang darating din sa iyo guys ay negative. Halimbawa lang, isip ka ng isip ng kung ano-anong mga halimbawa lang, ay naku, wala akong pera. Ganyan guys, ha, wag na wag kayong mag-iisip ng ganyan. Dahil alam nyo ba ang mangyayari, mawawalan talaga kayo ng pera. Kaya dapat lagi positive. Kahit wala kayong pera, may darating din ganyan, may darating din na pera, yung ganyan ganyan guys. Hindi, huwag kayong mag-iisip na walang pera, at huwag na huwag kayong mag-iisip na naku, baka magkasakit si ano, kung sino yan guys. Huwag na huwag kayong mag-iisip ng ganyan, ha, pag may alaga kayong nyug na isa ang mata, ha. Huwag kayong mag-iisip ng mga ganyan na mga negative sa buhay nyo. Alisin nyo yan lahat guys, dahil ang pag-aalaga ng nyug na isang mata, kung ano yung mga naiisip nyo, ay pwedeng mangyari yan sa inyo guys, ha. Pwedeng mangyari yan sa inyo, yung mga mga ganyan, ha, mangyayari yan sa inyo dahil yun ang iniisip nyo. Kaya yun ang hindi maganda, yung sabihin na kuha lang kayo ng kuha ng isang bagay, nyug na isang mata, tapos negative kayo sa loob ng bahay, walang mangyayari guys. Dahil oras na kayo ay may nyug na isa ang mata, kailangan nyo guys maging positive lagi. Kumbaga positive talaga, iwasan nyo ang maging negative. Dahil yung niga na yan ay kamalasan yan na darating sa buhay nyo. Samantala kung positive kayo, ay swerte ang darating sa inyo. Yan guys, ang bawal gawin at dapat gawin sa may mga nyug na isa ang mata. Yan guys, ha. Tapos ngayon, ano ang gagawin nyo sa nyug na isa ang mata na yan, ha? Ano ang gagawin nyo? Ang gagawin nyo guys ay, ibalot nyo sa kulay pula na tela, ha? Kahit na anong tela yan, basta kulay pula, ibalot nyo dahil ang pula na yan, tapos balutin nyo yan, ay magdadala sa inyo ng swerte o kagaanan ng buhay guys. Ganyan guys. Tapos pwede nyo siyang ilagay, ha, halimbawa sa loob nyo ito ng bahay, ilalagay, ha, halimbawa sa loob ng bahay, pwede nyo siyang ilagay guys sa misa.
ha, kung saan kayo kumakain, ha, para kasaganahan ang makukuha ninyo, guys, ha, kung saan kayo kumakain, ilagay niyo ito dahil ganun ang ginagawa ko, guys, nandito ito kung saan ang misa na kinakainan ko, doon siya nakalagay, guys, ha, yan, guys, tapos ano pa ang gagawin niyo, ha, siyempre, kahit na papaano, kahit yan ay, kumbaga, nyug yan, oo, automatic yan dahil nyug, pero ako ay dinadasalan ko yan, guys, ha, kailangan yung lagyan siya ng oil. Yung oil, guys, yung coconut oil, pag wala kayong coconut oil, guys, na ginawa ninyo, bumili na lang kayo ng virgin coconut oil. Yun na lang, guys. Tapos tuwing Martes at Biyernes, ano ang gagawin nyo, guys, ha? Nyug na to, ha? Ang gagawin nyo ay yung mata niya, guys, ay lalagyan nyo yan ng oil. Ha, dahil lahat ng mga ano, guys, kailangan, ano, kumbaga, pakain, ha, pakain, di ba? Lahat ng mga agimat, mga mukya, di ba, may mga pampakain tayo, may dasal tayo, para sila ay lumakas, ha, lumakas at mabuhay. Ganun din, guys, ang ginagawa ko dito sa nyug na isa ang mata, ganun din ang ginagawa ko, ha. Pagkatapos ko Friday niya ng morning, kaya lagi ako busy pag Martes at Biyernes, guys, dahil yung mga alaga ko, dinadasalan ko yun, mga anting-anting ko, agimat ko, nagtataboy ako dito sa bahay ng mga negative, na pinapalabas ko yung mga malas sa buhay ko. Mga malas, pinapalabas ko, marami akong ginagawa, kaya minsan pag Tuesday and Friday, busy talaga ako. May mga message, may mga calls, hindi ko nasasagot, guys, dahil busy ako niyan, guys. Ha? Yun na nga, guys, di ba? Lagyan niyo siya ng oil. Dito, oil, BCO, o kahit na paanong oil yan, basta mula sa nyug, ha? Kasi parang pagkain niya yan, guys. Tapos ngayon, ano ang gagawin nyo? Ang gagawin nyo ay dasalan nyo, ha? Dasalan nyo yan, kasi ako, guys, lahat ng bagay sa mundo ay pinapahalagahan ko yan, ha? Kagaya na lang ng mga ganito, guys, mahalaga yan sa buhay ko. Kaya kumbaga magaan ang pasok sa akin ng pera. Dahil marami akong ritual na ginagawa, ha? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, guys. Ngayon, dasalan nyo yan ng isang Our Father. Humarap kayo sa silangan, ha? Humarap kayo sa silangan, ha? Isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostles' Creed. Hawakan nyo ng isa nyong kamay kanan, guys. Dahil ang kanan, guys, ay sa Diyos yan pagdating sa espiritual. Kumbaga, kapangyarihan ng Diyos ang ibibigay sa'yo. At kung kaliwa naman ay kapangyarihan ng kasamaan. Yan, guys. Kaya tuwing hahawak kayo ng mga bagay, ng mga kahit na ano, pagdating sa espiritual, kanan lagi, guys, ang ihahawak nyo, ha? Nadasalan nyo na yan. Tapos ngayon, guys, ano ang gagawin nyo? Kahit na yung haik duna na naka-upload ko dyan na pampalakas sa mga anting-anting agimat, nandiyan naka-upload na dyan, guys, ay dasalin nyo dito, guys, ha? Dahil lahat ng bagay na yan, kahit mga mutya, kahit na ito, guys, kailangan dasalan yan para lumakas din sila, guys. Ganyan, guys, ang pagpapahalaga sa mga gamit na hawak nyo. Ganyan. Haik duna, tapos ngayon, pagtapos nyo nang nadasalan ng haik duna, ay ano, humiling kayo, guys. So, humiling kayo. Dapat positive kayo. Positive kayo, ano man ang kahilingan nyo. Halimbawa lang, hinihiling ko na magkaroon ako ng limpak na salapi. O kahit na ano pang kahilingan nyo yan, guys, ha? Ano pang kahilingan nyo, gawin nyo, banggitin nyo dito, ha? Proteksyonan kayo sa anumang mga sakit o kapahamakan, kayong lahat na nandiyan sa loob ng bahay. Ihiling nyo, ha? Tapos ngayon, basta lagi nyong tatandaan, pag nagdadasal kayo, guys, pag nagdadasal kayo ng Our Father, Hail Mary, Apostles' Creed, mag-concentrate talaga kayo lagi, guys. Concentrate sa pagdadasal nyo, ha? Hindi yung nandoon sa palengke yung utak nyo. I believe in God, nandoon ako sa palengke, nandoon ako sa ano, kung nasaan kayo, wag ganun, guys, ha? Concentrate pag nagdadasal. Tandaan nyo yan, wag nyo yan kakalimutan, ha? Tapos yun, ano, tapos humiling kayo, guys, yan lang. Pagkatapos yung humiling, ano ang gagawin nyo? Ang gagawin nyo, guys, ay hipan nyo ng tatlong beses. Ito, ha.
pwede rin magbanggit kayo guys ng Om Shai Ring Hai Ring Kai Ling, Om Shai Ring Hai Ring Kai Ling, Om Shai Ring Hai Ring Kai Ling. Hinihiling ko na magkaroon ako ng limpak-limpak na salapi, magkaroon ako ng maraming pera, yung kung ano-anong kahilingan, tulungan mo ako sa trabaho ko na maging matagumpay ang trabaho ko, tulungan mo ako sa negosyo ko na maging matagumpay ang aking negosyo, positive lagi, dahil yung Om Shai Ring Hai Ring na yan la. Guys, ay nagtatawag yan ng kayamanan, ha? Kayamanan ang tinatawag niya. Kumbaga nagtatawag ng pera dahil ganyan lagi ang ginagawa ko tuwing umaga, guys. Talagang mahilig ako sa mga ganyan, guys, ha? Yan, tapos ngayon, itago nyo na ito. Ibalik nyo na yan, guys, ha? Misa nyo, ha? Ibalik nyo na siya sa misa nyo yan. Guys, ang gagawin nyo tuwing Martes at Biyernes, yung ritual na yan, guys, ha? Tapos ngayon sa may mga tindahan naman, guys, pag mayroon kayong ganito, ibalot nyo din yan, guys, ha? Kulay pula na tela, ha? Kulay pula na tela. Tapos ngayon ito ay itabi nyo, guys, sa may cash box nyo. Yan lang, guys. Tapos iharap nyo yan, guys, ha? Halimbawa lang yung mga tao dyan, pag bumibili na dyan sila, ha, ang mata ng ano ay iharap nyo dyan, ha, iharap nyo yan, guys, ha, yan lang, guys, ha, diba, napakadali lang, yan lang ang gagawin nyo kapag may nyug kayo na isa ang mata, ha, basta pag meron kayo, ha, ibabalik ko sa inyo, ha, wag na wag kayong isip ng negative, dahil kung may nyug kayo na isa ang mata, pag negative kayo, yan din ang mangyayari sa inyo, guys, kaya dapat laging positive, ano mang hawak nyo, guys, laging positive, wag kayong maging negative, kahit na wala kayong hawak ng mga agi, mat-anting-anting o ano pa, ha? Lagi kayo positive, dahil pag negative kayo na tao, yung pagiging negative nyo, kayo mismo ang naglulugmok sa sarili ninyo para bumagsak at mahirapan sa pag-angat. Ha, dahil ako ganyan ako dati, lagi ako negative, ganyan, guys. Ang hirap-hirap ng buhay ko dati. Pero ngayon talagang hindi ako nag-iisip ng negative sa buhay, ng negative sa buhay. Lagi akong positive, guys. Kaya talagang naniniwala ako na pag positive ka, swerte lagi ang darating sa'yo, guys. Ha? Yan lang, guys. Tapos laging tandaan na huwag mangsasagasa ng kapwa tao, dahil mabigat yan sa buhay, guys, ha. Yung mangsasagasa ka, mananakit ka ng kapwa mo, huwag, guys, ng ganun, guys, ha. Kumbaga, matuto tayo magpatawa, dahil ang Diyos nga ay nagpapatawa, di ba? Kagaanan sa buhay nyo, guys, yung ano, guys, yung lagi kayo nagpapatawad, tapos lagi kayo nagpapakumbaba. Yun yung kasabihan na pag ang tao daw ay nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos, at yung mga tao na yan na akala mo kung sinong umasta, ha, yan, darating ang araw, guys, babagsak yan. Alam na alam ko yan, guys, yung mga pangyayari na ganyan. Dahil marami na akong tao na kilala na ganyan, guys, na pag umasta, akala mo kung sino, ha, nandoon sa taas, akala mo masyadong mayabang, guys. Pero ano pag dumarating ang panahon, nandoon sa baba, at yung mga nagpapakumbaba, guys, ay nasa taas. Yan lang, guys, ang isishare ko sa inyo. Dahil kung talagang mabuti kayo, guys, talagang ang blessing ay darating sa inyo. Yan lang, guys, ang isishare ko ngayon sa inyo tungkol sa nyug na isa ang mata. Isa ang mata o isa ang bibig niyan, guys, ha? Pareho lang yan. Pero mas effective talaga yung ano. Pero positive lang kayo lagi, kasi bakit ako, guys, ha? Isa ang bibig, isa ang mata, pero bakit talab sa akin? Ganyan lang, guys. Positive lagi para lahat ng bagay ay tatalab sa inyo, ha? Yan lang, guys. Thank you, guys, sa mga nag-subscribe sa akin, ha? Tapos yung na-upload ko dyan, tuwing ritual, guys, ha? May na-upload ako dyan na hindi ko nasabi. Basta magre-ritual, guys. Laging humarap sa silangan, guys, ha? Silangan lagi. Tapos yung oras ay mag-uumpisa ng 6:30. Pasikat ang araw. Huwag lalagpas ng 8:30 pag gusto nyo mag-ritual, ha? Yan lang, kasi hindi ko nabanggit yung, guys, ha? Thank you, guys. Love you all, guys. Thank you.